She can't think. She's stressed. Or else like, she might be naked, and then there is a camera. She didn't think, like, why do we have a dinner? No. Because it's her best friend, so it's like she skipped her Zumba to go to dinner. My mom thinks that she's going to dinner with her best friend, so she has no idea that I'm coming to visit my mom, and it's been more than 2 years, so I'm very excited. And I cannot believe Michelle is here with me. In Parma! But you can believe it. I cannot believe Mama Jay's. It's so funny, Mama Jay's here. It's I would have never. Oh my god, it's a city! Is that it? Oh, okay. Francia.
hindi ko naayos yung bahay kasi nagtrabaho ko hanggang 5 o'clock. Okay. Yung itong kaya alam mo naman, yung friend ko. Hey! Woo! Let's have a glass and then let's go! Oh, biglaan! Hey, sit down. Kasi biglaan mo. Oh, I'm just so happy, to be honest. Me too. It's been 3 years that I don't go home, and you know, I've been planning to go here so many times, but because of the pandemic, of course, I couldn't come home. So it's my first time to see my mom. Wow. After 3 years, and of course, I miss her so much. Nabigla ako. Hindi ko inaasahan na darating si Celeste. Nag-message siya sa akin. Sabi niya sa akin, Mama, nasa miss daw siya, sinasan dito sa siya. At uwi na daw siya. Kusay daw po dumani? The next day. The next day. Sabi ko, eh, hindi man lang tayo nagkita. Sabi ko sa kanya. Tapos sumawa siya. Sabi niya, pumunta ka dito sa Pilipinas. Pangarap niya kasi yan, maging na mag-join ng Miss Universe Philippines. Kaya alam kong gustong-gusto niya, kaya ano, feel ko rin na ano, makukuha niya ang corona. Nag-mature na siya. Mabait si Chela, ano, napaka-independente niya kasi eh. Tapos nag-mature na talaga siya ng talagang ano na. It would be really with my best friend, which is here. As I always, people really think that I'm joking when I say that she's my only best friend in the whole world. She's really the one that I keep contact with, even from the Philippines. So me and her, we've been growing up since we were 5-6 years old. And we've been always playing downstairs, in the park. So those are my best memories here in Italy, definitely. Laging nasa tabi siya ni Celeste. Well, I she always makes jokes because I would eat so much when I go to her place. I would literally open the fridge and eat everything I can. But yeah, we like eating together. Well, because during Miss Universe Philippines, before joining, I still didn't know if I wanted to do it this year or next year. And I remember she was one of the first persons that really told me, no, you have to do it this year because this is your chance, just do it, don't think about it too much. And then when I sent my application and eventually I won, she called me and she told me, who told you first? It was me, I told you first. So yeah, she's been pushing me to do so many things that I would be scared of doing. Actually, yung asawa ko talaga gustong-gusto niya doon sa Pilipinas. Talagang ano niya, love niya talagang Pilipinas. Kaya nag-stay kami doon ng 5 years. Wala pa noon si Celeste. Isa pa lang noon ang anak ko. Si Celeste doon na nga ginawa. Doon na at 7 months yata lang siya bumalik kami kasi nagkasakit nga yung mister ko, kaya kailangan namin umuwi dito. Pero talagang siya gusto niya talaga doon. Gusto niya talaga doon. Gusto niya talaga doon. Gusto niya talaga doon. Gusto niya talaga. Si Celeste pinanak sa Pasay. Tapos mga 7 months ko siya dito. Saka yung papa niya may sakit, papagamot siya, parang ganun. Hanggang sa, yun na nga, 9 years old pa lang si Celeste nung mawala yung daddy niya. Doon pa lang yung asawa ko, is na-stress na ako kasi ako nag-aasikaso sa kanya. Balik,
trabaho, hospital, na-confine pa sa malayo, kailangan ng trabaho. Tapos yung Celeste, maliit pa si Celeste noon, kaya hatid sa school, trabaho, yung troller, ano yun? Yung sa daldala ko yung bilis. Kasi hatid ko siya, tapos trabaho, parang ganun. Maraming taon yun kasi diba, maliit pa si Celeste. Kasi ano pa lang siya, kailangan para makatrabaho, i-ano muna siya sa school. Kailangan malakas ang loob. Oo, malakas yung loob. Kasi hindi ako pwedeng magpabaya. Hindi pwede. Kailangan abante. Kasi ako lang dito eh. Ako lang talaga. Wala ako ditong yung pwedeng tumulong sa akin. Kahit sa parte ng asawa ko. Talaga ako lang. Hindi ko nga alam. Ngayon nga, parang na-feel ko ngayon yung pagod noon, di ba? Iniisip ko rin, sinasabi ko, paano ko nagawa yun? Parang ganun. Yun. Pero okay naman. Okay naman yun. Natural naman yun. Tapos yun, nag-umpisa ng sa kanyang, ano, nag-aral siya, naglahat-lahat siya, tapos mga 15, 16 years old siya. Ganun, nag-umpisa na siyang sumalisali ba sa mga pageant dito. Kaya lang, hindi ko pa, wala siyang sinasabi noon. Nahalata ko lang kasi pag umuwi siya, may dala na siyang, may sasya, may corona, maliliit na corona, ganun. Pero wala naman siyang sinasabi noon, di ba? Wala. Hanggang sa, sabi niya, sasali siya sa, ano, pinapabayaan ko lang naman siya kasi basta nag-aaral lang siya. Okay naman yung pag-aaral niya. Kaya lagi niyang kasama yung best, si Francesca. Tapos, mga 15, 16, parang ganun. Tapos sumali siya dito sa Miss Parma, ganun. Pero hindi naman siya nanalo. Tapos yun, nagkaroon siya ng posibilita, Italiano yun, na sumali sa malaki rin pageant ito sa Italy. Ginawa, Tericordelli. May nanalo din siya ng magandang title nung New Sash lang. Pero hindi naman siya nanalo nung mismong corona. Tapos nagkaroon siya ng oportunidad na doon nga sa kaibigan ko na taga Regios, Daisy, na sumali nga sa balik sa basik yun, kay Mama Rene Salud yun, na ginawa sa Bologna. Pero hindi naman yung pageant, ano yun, parang cultural, ganun, ano. Yeah. Emotion. Nabigla kasi ako. Naano kasi, okay, Chiles, hindi ko ini-expect talaga. Ano. Kahit na iniisip ko, kasi iba naman yung iniisip. Sabi ko, lapit-lapit ni Chiles, hindi man lang pumunta dito, sabi ko. Nabigla. Talaga. Nabigla talaga ako. Sabi ko, grabe kasi, hindi ko akalain na, ano, na ganyan siya ka, di ba? Saka nabigla ako, ang galing na mag-English. Tinawagan ko, sabi ko, pakian mo naman si Celeste kung ano. Tapos kinaumaga, natulog ako, kinaumaga, ano, nakita ko yung pinakauna niyang nagpakilala siya, di ba? Sabi ko, ang galing-galing na, wow, sabi ko. Sabi ko, parang naano na ako noon, na-relax na ako kasi marunong na siya. Maganda kasi yung ano niya, maganda naman yung performance niya. Saka ano talaga siya, determinada. Talaga alam kong kahit dito pa, nung maliit pa yan, talagang ano, determinada. Yung determination niya grabe, grabe. Kaya pag ayaw niya, ayaw niya. pag gusto niya, kukunin niya, gusto niyang kunin. Ginagawa niya lahat. Maging natural lang siya. Parang ganun. Maging natural. Kasi ano naman eh, para sa akin na, kasi mama kasi ako. Yung ano naman siya, yung nandiyan na yung ano niya. Basta maging sincere lang siya, mabait palagi. Minsan ko na lagi siyang ano, mabait. Tapos ano, mag-ingat palagi.
Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya pag nag-message ako. Lagi siyang mag-ingat, gano'n. Tapos maging mabait siya. Huwag siyang snob, huwag siyang... Oh, yeah.